guys, I'm Bullet, and welcome sa segment ng MikroTik Sun. Dito sa episode natin ngayon, mag-unbox tayo ng isang MikroTik product. At i-unbox natin is under the LTE lineup nila. At ito ay ang tinatawag na LHG LTE6 kit. So, titingnan natin kung ano yung pagkakaiba nito sa 4G LTE model at kung ano ba yung special about the LTE6 technology. So, next video yung unboxing natin. Dito yung user manual. Then yung ating LHD. So ito yung dish niya. Tapos ito yung router and modem module. Part ng dish. Mounting screw and pole sa pole. POE. Then yung power. Or adapter. And yung clamp, pin clamp, metal. Okay. MikroTik LHG LTE6. So, na-mount ko na siya doon sa speaker stand. Okay. So, ayan. Pero kung application, yung practical application, sa isang pole tala siya minamount. We'll be right back.
mo na siya pinix. So, andito may mga screen sa likod. Tapos, kakabit na natin siya sa PoE. So, try na natin i-power. Ah, ito papunta sa LAN port ng laptop. Power niya is blue, yung LED na power niya is blue, tapos yung enter port nag-blink na, so ibig sabihin connected na sa laptop. Meron dito nakalagay na LED for USR, then yung LTE, below na rin yung ano, yung LED ng LTE. Yung USR, hindi ko pa siya na-explore, pero yung sa LTE, so initial access natin is using Winbox. Open lang tayo ng Winbox. So, open natin yung Winbox. Makikita natin sa Winbox yung ating MikroTik LHG LTE6. Access natin. Login is admin. Password, since naka-default pa siya, is black. Bypass black. Then connect. LHG LTE6 interface sa outer OS. Makikita natin yung LTE interface sa interfaces. Then check natin yung LTE. So dito sa LTE interface niya, makikita natin yung network mode. Pag LTE model ni MikroTik, supported niya yung meron siyang network mode na GSM, 3G, and LTE. Pag 4G model naman, ang makikita nyo lang dito sa network mode is LTE. So regarding sa band, itong LTE6, ang available band is 1, 3, 7, 20, 8, 2, 38, 41, 39, 5, 12, 17. Okay. So, currently, meron akong load SIM. So, makikita nyo dito, ito yung pagkakaiba ni LTE6 sa ordinary LTE or 4G. Dito sa primary band, makikita nyo kung saan siya connected na tower. And itong CA band, ito yung special for LTE6. Kasi ang LTE6 model is merong carrier aggregation. Ibig sabihin, pwede siyang pumunik sa dalawang band at the same time. So, sa ordinary LTE and 4G, isang band lang yung pwedeng mag-connect. Pwede siyang mag-connect. Pero dito sa LTE6 model, pwedeng dalawang band. So, dito sa aking LTE interface, makikita na natin na yung primary band is connected sa band 41. And ibang ano yan, ibang tower. And then yung CE band, possibly din na connected sa same band 41, pero different tower. So, ito.
try natin paano kung ano yung difference ng performance niya. And ito pa lang LHG LTE6 ay directional. So kailangan natin siyang itutok doon sa way ng tower. So, kung may alam pa yung place ng tower ng telephone nyo, pwede natin itutok. So pwede natin din i-check sa cell mapper, website ng cell mapper, kung ano yung mga available tower sa area nyo. And kung ano yung mga bands na supported doon sa area. So, itetest natin yung performance nitong MikroTik LHG LTE6 using speed test. So, currently, nakakonect siya sa 141. So, dalawang tower with different towers. And, ayan, makikita nyo dito sa wing box. And dito sa access technology, makikita nyo din na minsan may lumalabas na LTE and then yung LTE CA2. So, check na natin sa speed test. So far, kita ko yung ano yung improvement kasi dito sa office area meron ako dito ano load home PP pero hindi siya lumalagpas ng 2 Mbps or bihira lang pero with this ano with this MikroTik LHG LTE6 pumalo ng 18 Mbps, so malaking improvement yun. So, ito yung testing naman natin ng low at home PP Wi-Fi dito sa area. Tingnan natin yung difference niya nung ginamit natin yung MikroTik LHG LTE6. So, ito lang yung nakukuha kong bandwidth. So, ito lang yung nakukuha natin bandwidth sa regular globe home prepaid Wi-Fi na router. So, hanggang dyan lang siya. 1 Mbps or 2 Mbps. Mabilis na yan dito sa area. So, mas mataas yung upload pero ang baba ng download. So guys, thank you for watching MikroTik Results episode for today. And kita-kits sa mga next episodes.